They're stabbing her at the back. Kaya talaga maniwala kayo. Kakarmahin din kayo. So tingnan natin, ngayong tumiwalag na ang BP at ngayon nagsisimula na ata ang politikahan. Bakit hindi tayo mag-speculate ano itong politikahan nito? Sige, mag-speculate tayo. Abay, tumiwalag or kumbaga binawi ang membership daw ni Vice President Inday Sara Duterte dito sa lakas sa CMD. And ito'y nangyari after nga itong sinasabing ouster plot di umano dyan sa Kamara. Ang involved nito ang kasalukuyang speaker na si Romualdez at the same time si dating Pangulo at dati ring speaker ng Kamara si Gloria Macapagal Arroyo. Anong masasabi mo rito, attorney? Well, ako talaga ay nagulat no? Nung nalaman ko na tinanggal yung titulong senior deputy speaker ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Alam naman natin na sa lahat ng biyahe ng ating presidente, kasama ang ating PGMA. At ang tawag niya pa nga, ang tawag ni PBBM, KPGMA, ang kanyang secret weapon pagdating sa panlabas na relasyon. No? So nakapagtataka talaga kung bakit ang pinsan mismo ni PBBM ay papayag na ma-demote, kumbaga isa sa pinakamalakas na kaliado ni PBBM. Well, sa tingin ko, baka meron talagang usapin na palitan ng speaker dyan. Wala ko kasi iba pang makitang dahilan para mangyari ito. No? Now, well, balikan natin ang kasaysayan. No? Naalala niyo po, nung panahon ni dating Presidente Duterte, eh talaga namang napaka-tindi ng hawak ni dating Speaker Pantaleon Alvarez sa taga Davao doon sa kanyang speakership. Until, i-challenge siya ni PGMA na kasama rin si Inday Sara Duterte. No? Ako nga inaipit yung mga panahon na yun dahil hindi ko maalam na may plano palang tanggalin si Speaker Pantaleon Alvarez. So ako'y tanong na tanong kay dating Presidente Duterte, meron pa bang trust and confidence kay Speaker Alvarez? Ang sabi niya, meron. No? So yun ang aking sinasabi, hindi ko alam. Kasagsaga na pala nung kanilang initiative na palitan nga itong si Speaker Alvarez. At nangyari nga, no? At nangyari yan bago pa mag-sona, no? At nako, naipit pa ako doon kasi syempre bagong-bago pa lang ako sa Malacanang noon at feel ko pa yung mga kasama ko dati sa kamera, no? Nako, biglang dumating yung isang page, no? At sabi, umalis daw ako doon sa lugar ko kasi nakatutok ang kamera sa akin at hindi na ako miyembro ng Kongreso noon, no? At yun yung panahon na talagang nag-aagawan nga sa posisyon ng speaker, no? So sa tingin ko, baka may kinalaman yan. Kaya lang, parang sa tingin ko rin, no? Dahil napakatagal na sa politika nitong si dating PGMA, Presidente PGMA, eh alam naman niya na parang hindi timing na taluhin itong si Speaker Martin Romualdez pagka-speaker. Bakit? Una-una, pinsan. Okay? Pangalawa, palaging kasama ni PBBM. No? So sa tingin ko nga, ang pinakamalapit na advisor ngayon ni PBBM ay itong si Speaker Martin Romualdez. So parang para sa isang veteranong politiko gaya ni PGMA, baka naman wala siguro sa isip niya na taluhin ngayon sa ngayon itong si Speaker Romualdez. No? Kasi parang imposible na mapalitan dahil alam naman natin na dito sa Pilipinas, kung sino ang sasabihin ng presidenting speaker, siya ang mahahalal na speaker. No? So sa akin, malayo naman na papayag ang PBBM na palitan ang pinsan niya, especially since he's doing very well as speaker. No? Lahat ng mga priority bills naman ng administrasyon ay naipapasa sa lalo mabilis panahon ng Kamara. In fact, ang question nga ng marami, bakit sa Senado, nakasama rin ni PBBM nung kampanya, ang Senate President ay napakabagal umusad ng mga administration bills. Samantalang dito sa House, talagang you can count on the House no, to act on the administration bills. No? So, ang aking conclusion, baka perception na merong kudidata naman sa speakership ang nasa likod dito, pero sa tingin ko, baka naman fake news po yan. Kasi para sa isang veteranong politiko, tingin ko si PGMA will not think of a coup d'etat against Martin Romualdez sa ngayon. Dahil pinakamalapit ngayon kay PBBM ang Speaker Romualdez. Mm-hmm. Attorney, kapapasok nga lang ng balita at basahin ko lang yung pahayag ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. And I quote, "This is to announce my irrevocable resignation as Alakas CMD member effective today. I am grateful to all the party members for the support that also once demonstrated that unity is possible to advance our shared dreams of our fellow Filipinos and our beloved country.
Nothing is more important to me than being able to meaningfully serve our fellow Filipinos in the Philippines. With President Ferdinand Marcos Jr. Leading the way, trust that my word, my commitment will be immutable. I am here today because of the trust of the Filipino people in me to lead and serve them and the country, and this cannot be poisoned by political toxicity or undermined by execrable political power play. I call on all leaders to focus on the work that must be done and leave a legacy of a strong and stable homeland. Shukran. Ayan, yan mo naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Malalim. This cannot be poisoned by political toxicity. Malalim pala ito. So, hindi lang ito speakership. Meron pa itong kinalaman na baka mas matataas na mga pwesto. At tingin ko, baka may ibang plano nga, no? Yung lakas CMD, no? Kaya nga lang, pag sinabi mong lakas CMD, ang iniisip mo talaga si PGMA. Dahil nung siya ay tumakbo ng presidente, lakas CMD siya, no? At kung maalala mo, siya yung successor naman ni Presidente Fidel Ramos, no? So mukhang malalim ito para kay Vice President Inday Sara para bumitiw sa lakas CMD, no? Well, alam naman ni VP Sara na I go where she goes. So I guess wala na naman kaming partido ngayon ni VP Sara, no? Meron naman tayong hukbong pagbabago, no? Hindi naman na mawawala yung hukbong pagbabago. Kaya lang, for purposes of national politics, wala siyang accreditation. So kinakailangan ampunin ang hukbong pagbabago, no, kung mayroong mga kandidato na naman tatakbo para pang national na posisyon. Alam mo, nung 2019, nung una akong nagplanong tumakbo para sa senador, no, at ako nga ay nagkasakit, no, nagkaroon ako ng heart condition, no, talagang ang partido ko noon hukbong pagbabago. Kasi wala naman ako ibang partido, no. Eh, nung 2019, sinabi naman ni VP Inday Sara na mayor noong mga panahon na yon, sumapi ka na lang ng partido ni dating Miriam Defensor Santiago, no, dahil magkakaroon tayo ng alyansa sa kanila, no, ang hukbong pagbabago, at ikaw magiging representante ng partido ni Miriam Defensor Santiago. Kaya ako naging kasapi nung partido ni dating senadora Miriam Defensor Santiago, no. Pero mas malaki pala itong balitang ito, yung pagbibitiw, o hindi pala pagbibitiw, pagde-demote kay PGMA, at ngayon ang pagbibitiw ni Inday Sara sa Partido Lakas CMD. Well, ako, putting my mind into the shoes of mga politiko, baka mamaya meron ng power play kung sinong tatakbo doon sa susunod na presidential at vice presidential election sa 2028. Napakaaga pa talaga, pero yung malikot kong pag-iisip ay nag-iisip na baka nga may kinalaman ito doon sa magiging kandidato ng lakas CMD pagdating ng 2028, no? Dahilan para bumitaw din ang ating VP sa lakas CMD. Kasi parang ang lakas ng samahan nila, eh. Alam mo, si Speaker Romualdez noong kampanya, talagang hindi nawawala sa kahit anong kampanya namin. Para siyang kandidato mismo, no? Na kahit saan kami naroroon, naroroon siya. At without fail, siya'y nagpapakilala kay Inday Sara. Pag magsasalita na si Inday Sara, no, bilang kandidato para sa Vice President, siya talaga ang nagpapakilala. So ako'y nawiwinda ngayon at nagugulat sa mga pangyayari. At siyempre, matapos ito ang programa natin, tayo'y magmamarites, no, sa ating mahiwagang Viber, at tingnan natin kung ano mga nangyayari talaga ngayon, no. Pero tingin ko, malaking hakbang ito sa politika natin ngayon. Pero tama si Inday Sara, napakaaga pa. Hindi pa natatapos. Well, mag-iisang taon na nga si Presidente PBBM, pero napakaaga pa para sa 2028, ha? Kasi ang susunod naman ng eleksyon, hindi naman na kasamang presidente at saka ang vice-presidente dyan, no? Mga senador lang at mga gobernador at mga lokal na opisyalis ang pahalal natin, no? Pero yung presidente at vice-presidente na importante sa isang partido politikal, hanggang 2028 pa po yan, no? So parang maaga nga masyado ang politikahan. Mm-hmm. And ika nga, isang taon pa lang, no? Mag-iisang taon pa lang itong PBBM administration, at alam natin maraming mga nag-arise ng mga problem, mga challenges ngayon, hindi lang sa mga hinahawakan ng ahensya ng Pangulo, pati na rin si Vice President Inday Sara Duterte, na dapat doon nakatutok, pati na yung mga mambabatas natin. Pero bakit ganito yung nauuna, kakatapos lang ng 2022 national election, sa attorney? Oh,
parang hindi ko pa nga nawawala yung aking excess weight na nag-gain nung election eh. Ako, usapan na naman politika. Ibig sabihin, kakain na naman ako ng marami rito. No? Alam mo ba nung election, kaya ako tumaba ng gusto. Eh, yung ating PBBM at Inday Sara, hindi kumakain. Si PBBM, maniwala kayo, hindi, isang plato yan, ganun kakakaunti lang ang kakainin yan, masyadong conscious sa kanyang figure. Oh. Si Inday Sara, may baon na sarili, na calorie counted na food. Oh. Eh alam mo, ako na may nahihiya sa host. Kaya ang ginagawa ko, huwag kayo mag-alala. Ako ang kakain para kay PBBM at kay Inday Sara. Ayun, mahigit 10 kilos ang nag-gain ko nung election. Ay, pero ang good news partner ha, malapit na ako bumalik dun sa aking pre-election weight, no? Mantakin mo isang taon ng exercise at diet para lang bumalik dun sa dating weight, no? Bago mag-eleksyon, no? At ngayon, nagsisimula na ata ang politikahan. Bakit hindi tayo mag-speculate? Ano itong politikahan na ito? Sige, mag-speculate tayo. Sa aking crystal ball, kung ang Inday Sara Duterte ay bumitiw sa lakas CMD at naniniwala ang marami na sa 2028, ang magiging party standard bearer para presidente ay si Inday Sara, posible na meron ngayon sa lakas CMD na baka nagpaplano na tumakbo rin ng presidente. Mm-hmm. Dahilan na hindi po pwedeng dalawang tao ngayon ang tatakbo para sa presidente sa lakas CMD. Ang tanong, sino kaya yon? Well, syempre, posible na si Speaker. Dahil si Speaker naman ay talagang national figure na ngayon. No? Pero naniniwala ko, sa pagdating ng 2028, ang magandang tambalan ay Duterte Romualdez. Diba? Kasi bakit? Yung Romualdez, continuity ng Marcos. Yung Duterte, Duterte. Tapos, Visayas and Mindanao. So, solid ka sa Visayas and Mindanao. Pero sa totoo lang, mga partners, ang aking karanasan, nanalo kasi ako sa Visayas and Mindanao, hindi ka pa rin sapat manalo kapag hindi ka nanalo sa Luzon. So, baka kinakailangan nga isang kandidato para vice-presidente, kung tatakbo ng presidente si Inday Sara, ay taga Luzon. So, kaya may mga nagsasabi, wow, baka pwede naman si Manang Inday Aimee ay tumakbo rin pang vice-presidente. Pero kasi hindi pa nangyayari yun na babae sa babae nagtatakbo eh. Although, ano yan, Mindanao at saka Luzon. So malakas na tambalan yan. No? Pero sa akin talaga, bago nangyari itong mga pangyayaring ito, dahil nasa lakas si MD rin si Speaker at saka dahil nakita ko kanyang papel nung huling halalan, ang talagang inaasahan ko, magiging Duterte Romualdez. Yan ang totoo. Pero hindi ko alam ngayon kung matutuloy pa yan kasi tumiwalag na nga sa lakas CMD itong si Inday Sara Duterte. So ngayon, ang tanong, saan ngayon sasapi ang Inday Sara Duterte? Mm-hmm. Well, tignan natin ang membership ng kapatid na nasa kongreso ni VP Sara. No? Ang kapatid ni Inday Sara ngayon na kongresista, dating deputy speaker, ay membro ng NUP. Okay? So, yan ang isang posibilidad na kung kinakailanganin ng isang national party ni VP Inday Sara, eh po pwedeng maging NUP yan. At, siyempre, ang Presidente BBM naman, bagamat siya ay tumakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, ang talagang partido niya nung siya ay tumakbo ng senador at ang partido ng kanyang kapatid na si Aimee Marcos at na kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. ay Nationalista Party. NP. So, ngayon, kung mamimili ngayon si Inday Sara Duterte kung saan siya pupunta at inaasahan ng marami na siya magiging kandidato para presidente, parang dalawang pagpipilian niyang national party kung hindi niyang gagawing national party ang kukbong pagbabago. Pero kung ako si Mayor Inday Sara, gawin na niyang national. May panahon pa naman eh. Kasi 2028 pa naman ang eleksyon. May panahon pa naman. At saka napakaaga pa para mamuliti ka. So, gawin lang niya yung mga papeles. Pagkatapos ng 2025 election, doon siya mag-anunsyo na national party na ngayon ang hukbong pagbabago. No? Bakit? Eh siyempre, ang nasyonalista, tanggapin man natin o hindi, parang may-ari niyan eh. Parang binigay yan ang mga laurel sa mga Villar. At hindi naman natin alam kung anong plano ng Villar sa susunod na election na 2028. Isa pang figura na dapat natin bantayan, ha? Bart Villar para vice-presidente. Kasi nga, kung nag-ahanap ng vice-presidente sa Inday Sara Duterte na taga Luzon, abay, nandyan ang Mark Villar, no? At meron na talagang pangalan. Tatlo na silang naging senador, baka maging apat pa kasi ang bulong-bulungan, itong si Deputy Speaker Camille, eh baka tumakbo na rin itong 2025 for the Senate, no? Dahil magre-retiro na yung si Senadora Cynthia Villar, no? So, isang posibilidad yan. May mga nagsasabi rin na ang personal choice dati ni VP Sara kung tumakbo siya itong last election na para
presidente ay itong si Sunny Angara. Pwede rin yan kasi isa na namang kilalang pangalan at saka taga Luzon. No? So ang hinahanap natin ngayon na katambal ng isang taga Mindanao ay taga Luzon kasi nga Luzon, ang Visayas at Mindanao, pag pinagsama mo, pwede pa rin talunin ng isang kandidato na napakalakas sa Luzon. No? So yan po ang mga haka-haka, mga nakikita ko sa crystal ball, sa likod ng mga pangyayari doon sa demotion. Nagsimula sa demotion ni PGMA at pang nagresulta sa pagbibitiw nga ni Inday Sara sa Lakas CMD. O tama ba tayo mali? Mag-text po kayo ha. May iba pang mga party din na available. Pwede rin, hindi ko lang alam kung ano. Pero man, nandyan din yung partido ng kanyang tatay. PDP. PDP Laban. Pwede lang alam din. Well, tingin ko hindi po pwede yun. Maraming mga ano. Sorry pero, po, pero tingin ko imposible na siya ay tumakbo sa PDP Laban. Kasi hindi, well, alam mo naman, no? Alam na natin yung nakaraan na yun. Huwag na natin halukayin pa. No? Pero ang tingin ko, ang PDP Laban, ha? Number one ang Robin Hood Padilla, no? At ano yan, ha? Biglaan na nag-number one. At alam ko naman na bilang isang adopted candidate na ng PDP Laban nung huli eleksyon na talagang tinutukan nila si Robin Hood Padilla para mag-number one, no? So hindi ako magtataka kung biglang kumandidato rin itong si Robin Hood Padilla para presidente at siyempre matagal na rin gusto nitong si Senator Bongo na tumakbo para vice-presidente, no? So tingin ko isang posibleng ano na yan, tambalan. Padilla go. So ano rin yan, no? Luzon at saka Mindanao. Ang isa pa ay definitely nandyan si Inday Sara Duterte pero hindi natin alam kung sino kanyang vice-presidente, no? Pwedeng Martin Romualdez dahil hindi pa naman tapos. Alam mo sa politika, mahirap na magsalita ng tapos na eh. Miski bumitaw ngayon, eh, ang tagal pa niya, no? 5 taon pa yan, no? Pwede naman maghilom at bumalik, no? Pwedeng Martin Romualdez for VP, pwedeng Maimi Marcos for VP, pwedeng Mark Villar for VP, pwedeng Sunny Angara for VP, no? At siyempre, ang hindi na lang natin alam, eh yung mga dilawan na ngayon ay pinklawan kung sinong tatakbo sa kanila, no? Pero ang rising figure sa kanila ay isa lang naman, Risa Ontivero. So sigurado ko na itong si Risa Ontivero sa magtatapos na rin ang termino pagdating ng 2028, eh baka siguradong mag-VP yan. At least, kung walang tatakbo bilang presidente sa oposisyon, eh baka siya pang ang tumakbo ng presidente, no? Eh, hindi ko ano, lang alam kasi kung itong si Lenny ay tatakbo pa rin. Yung samurai. Pero tingin ko, kapag ikay minsan tumakbo na para presidente, di na nalo. Pa, diba? Hindi na, pa, hindi na uulit yan eh. So, posible na Ontiveros, VP, or presidente. No? So, kung nagkataon yun na dalawang babae tatakbo sa presidente, siyempre, Inday Sara versus Ontiveros. Ay, pasensya na po kayo. Alam ko, isang taon pa lang si PBBM, pero itong mga pangyayari, talaga namang mga pangyayari na, naku, ayan na po ang politika. 5 taon kasi ang projection ng mga tatakbo ng presidente. Bagamat malayo pa po yan, at tama si Inday Sara, huwag muna tayo mamulitika, ang katotohanan po, dahil napakamahal para tumakbo ng presidente, at napakatindi ng kompetisyon para sa pagtakbo ng presidente, talaga naman pong 5 years before, pinaplano na yan. Para lahat ng mga movements, eh nakatutok na doon sa eleksyon na 2028. Yan ang kahangahangang ginawa ni Vice President. Kumbaga, eh masyadong toxic na. Eh meron pa tayong abala pa tayo dito sa pag-solve dito. Di ba? Nabanggit nga niya at inamin niya na doon sa education system natin, di ba? Napunto niya one time doon sa kanyang speeches na yung mga problema ang kinakaharap at tutuganan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Yet may mga ganito na na kumbaga parang hindi kapakanan ng taubayan yung pinag-uusapan. Kaya medyo yan siguro yung dahilan. Focus muna tayo dito sa mga Pilipino. Alam mo, sa katotohanan lang kasi, yung mga nakalipas na vice-presidente, simula pa ni GMA, nung siya ay vice-presidente, at siyempre, nagsimula yan kay Estrada, tapos GMA, tapos Binay, tapos Robredo. Talagang yung mga naging vice-presidente, nakatutok sa presidency. So on day one, nung nag-assume sila ng post na vice president, nangangampanan sila for the presidency. Yan naman ang katotohanan. No? At nagsimula nga yan, panahon pa ni PGMA nung siya ay naging vice president. No? Si Erap Estrada, naalala nyo, isa sa pinaka-paborito kong larawan, naglalakad sa Erap, dumaan siya doon sa presidential car, tinignan niya yung number one sa kotse. Parang kitang-kita mo sa kanyang mata, sasakyan ko yung number one na yan. No? So, iba lang talaga po si Inday Sara. Bakit?
Eh kasi naging miyembro ng gabinete ng pinakamalaking departamento sa buong bureaucracia, ang Department of Education. So actually, mahihirapan siyang mamulitika at hindi naman talaga siya namumulitika sa ngayon. Kaya nga mas siguro naman yung anunsyo niya na pagbibitiw, eh para lang ipahiwatig na ayaw muna niyang mamulitika. Mm-mm. Dahil ang daming problema ng ating mga learners at ating mga teachers sa public school. No? At alam mo naman talaga, ang best kampanya para kay Inday Sara, patinuin niya ang ating public school system. Mm-mm. Pagalingin niya yung mga scores ng ating mga estudyante pagdating dun sa mga basic proficiency test na nangungulela tayo ngayon sa buong mundo. Pataasin niya yung IQ! Mm-hmm. Ano ba naman yan? Nasa 110th ata tayo. 111. Oh. Sa buong mundo. 180 sa buong mundo. Yes. Under, ano yan? Below average yung IQ ng mga Pilipino. O tingin ko lang yan, eh, hindi lang marunong sumagot ng IQ test ang mga taga-probinsya, mga Pilipinong iba na, ano ba itong IQ test? Sasabihin nila, ano ba ito? Ano ba itong mga figurang to? No? Hindi ko, kasi kailangan bigyan mo ng context eh. Yes. Oh. Bago mo pasagutin ng IQ test. Lalo na yung mga nasa liblib ng mga lugar. Sasabihin ng mga bata, ano ba ito? Puro mga pictures, hindi ko naman maintindihan to. Oh. Ah, hindi naman ini-explain na kinakailangan, tignan mo yung mga pictures at tignan mo kung merong relasyon yung mga pictures na tingin mo. Mm-hmm. Pero kung paupuin mo lang isang bata ang mga picture dyan, eh hindi niya alam ang gagawin talaga. Anong gusto mangyari rito, no? Sa totoo lang, ako, nung lahat naman ng test na kinuha ko, pumasa ako, no? Pero, bata pa ako, pinag-aralan ko na kung paano sumagot ng IQ test. Kaya naman yung mga aking admission test, naipasa ko kasi alam ko na na pag tinignan ka ng isang figure, hahanap ka ng relasyon. Yun ang tinatanong. Pero kung hindi alam ng bata kung bakit anong hinahanap niya doon sa picture, na relasyon pala, siyempre, hindi niya masasagot, no? Kaya ako hindi po ako naniniwala na below average tayo. Bakit? Eh tayo yung pinakamaraming mga manggagawa sa buong daigdig. Mm-hmm. Tayo yung nagsusupply ng mga doktor sa Amerika. Eh di ba, doktor, kinakailangan matalino. Tayo yung nagsusupply ng mga nurses sa Amerika at sa Europa. Di ba, mga nurses, eh mga professional din. Tayo ngayon na nagsusupply ng mga English teachers sa China. Tayo yung nagsusupply, number one, ng mga marino. Eh di ba, napakataas ng kakayahan ng mga marino. Kaya bakit yung sasabihin na below IQ tayo? Pero maibalik natin ang usapin uli sa politika at kay Inday Sara. Ang pinakamagaling na pagkampanya ni Inday Sara, eh, yun na nga, itaas niya yung antas ng pag-aaral sa Pilipinas, itaas niya yung performance na ating mga estudyante sa loob ng 6 na taon, from kulelat, dapat gawin niya at least mid-level yung ating academic testing, at yun na nga, ano, gawan ng paraan para maintindihan ng mga bata na kapag kumuha ng IQ test muli, eh hahanap sila ng relasyon. Dahil hindi, tingin ko hindi tamang batayan yung lintsak na IQ test na yan. No? Hindi ako naniniwala dyan. Dahil kung talagang below average tayo, bakit number one supplier tayo ng manpower sa buong daigdig? At hindi na dapat natin kahiyayan. Ha? Kasi nga sabi minsan ni aking kapatid na si Senatora Nancy Binay, no, na bakit natin kinukomodify ang mga Pilipino? Because our best export to the world is the Filipino. Wala tayo magagawa. Mm-mm. Tayong tanging yaman ng Pilipinas. At tama lang naman na it's a source of pride. Mm-mm. Ng ating number one, not only ambassadors, but the number one export to the world, eh tayong mga Pilipino. Mm-hmm. Attorney, linawin lang natin dahil alam na, considering na lahat ng mga nabanggit natin mga pangalan tulad ni Speaker at si dati Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, naging ito si Vice President Sara Duterte, ay parehitong kaagyado ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi naman ito makakaapekto doon sa relasyon ng Presidente at Vice Presidente. Lalo na, ipinunto dito ni Vice President Sara na patuloy na siservisyuhan ang sabay ng Pilipino kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Well, pagdating kasi sa pa-usaping partido, ang partido kasi ni PBBM ay partido federal eh. Halos hindi nga nabuhay eh. Nagtataka nga ako bakit hindi pinalakas ang PFP. Ah, walang rason dyan. Eh, yung pinsan niya na si Speaker Martin Romualdez, kasapi ng lakas CMD, at siyempre, pinalakas ng speaker doon sa kamera niya, ay yung lakas si MD, no? Pero normally, kita mo yung nangyari kay Speaker Pantaleon Alvarez. Eh, ang PDP laban naman nung panahon na yun, apat na miyembro lang eh. Tatlo nga ata lang eh, o apat. Isang Tagalanao, si Speaker, tapos may isa pa, o tama, tatlo lang sila. Pero nang naging presidente si PRRD, dahil ang partido niya ay PDP laban, naging pinakamalaking partido ang PDP laban. Ganoon naman talaga mga Pilipino, ang mga politiko pupunta doon sa partido ng presidente. Pero si PBBM kasi,
minabuti niya na tama na muna yung politika dahil napakalaki naman ng mandato ko, hindi ko na kailangan palakasin pa yung aking partido. So isang tabi na muna natin yan, trabaho tayo. Tama naman yung ginawa ni Presidente PBBM, no? Kaya lang ngayon, dahil hindi niya pinalakas yung sarili niyang partido, nag-uunahan ngayon ang mga partido kung sino ang maging pinakamalakas. At sa tingin ko, ngayon, pinakamalakas ang lakas si MD kasi hindi naman magiging speaker sa Kamara ang ating Martin Romualdez kung hindi siya pinakamaraming supporters, no? At saka yung mga kaalyado niya, no? Yung mga bloke na kaalyado ng lakas si MD ngayon, no? So tingnan natin, ngayong tumiwalag na ang BP at alam naman natin na ang importante ngayon ay ang 2028, bagamat ang sabi ni Inday Sara, tigil na muna ang politika at nakatutok siya sa pinaka-importanteng departamento sa buong biyurokrasya. Titignan natin ngayon na baka mabawasan ang hanay ng lakas si MD, lalong-lalo na na-demote nga itong si PGMA. Yung mga malilikot ang isipan ngayon, o pwedeng isipin na pwede naman yung mga si GMA at ang kanyang mga kaalyado ay magbigay ng suporta doon sa kandidato ng ibang partido. At ang tingin ko, ang susunod na pinakamalaking partido ngayon dyan sa Kamara ay ang NP. Ang NP na po pwedeng magkaroon ng koalisyon with NUP at saka ano pa itong isang partido? NP, NUP, po pwede rin na ang PDP laban, no? Eh, makipag-alyado dyan, no? Kapag sila ay nagkaroon ng isang alyansa at nakita ng direksyon ng mga tao na si PBBM naman ay hindi naman pinapanigan itong si Speaker Martin Romualdez para maging susunod na presidente, siyempre, baka makuha ang numero at baka maging speaker nga muli itong si PGMA. So tingin ko ay ganyan yung mga dynamics. Eh pasensya na po kayo, ha. Kami mga malilikot ang mga isipan. Kaya ganyan, alam mo tayo lang siguro nagsasalita ng ganito. Well, attorney, sa atin lang naman, eh hangad natin. Na wala naman nakikinig sa atin ngayon. Kaya tayo lang hangad naman natin to, sekreto. Last na nakinig sa atin na attorney, yung bansang Kuwait. Narinig ka, nakaabot yung ngayon, yung mensahe doon sa kanila. Well, bueno, yung hangad lang natin na magampanan ng ating mga opisyal ng gobyerno, yung kanilang tungkulin ngayon, baga kalimutan mo ng politika at trabaho muna, tulad nga ng sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yung pagkakademote kaya former President Gloria makapag-aaro dyan sa House of Representatives, anong take you dito, Attorney Sal? Is there, going on, may power play bang nangyayari sa Kongreso? Yan ang malupit na hakbang na ginawa nila. Alam mo, tayo mga Pilipino, magaling tayo, kinikilala natin yung mga ginawa ng ating mga kaibigan. Kumbaga, we know how to pay our debts, to recognize help that we receive. Yan po si Presidente Gloria, malaki ang inulong kung bakit itong administrasyon ay nailan po sa inyo. At alam naman natin, dyan sa Kongreso, hindi yan gagalaw unless na merong sanction ng pinaka-head, ang head ng Kongreso, si Martin Romualdez. Nako, Speaker Martin, mukhang naalala ko tuloy yung sinasabi, may kasabihan tayo. Kung God's wish to destroy, they first make man. Mukhang yan ang magiging prinsipyo yung mag-a-apply sa inyo. Bakit ipapalitan? Hindi ako naniniwala na pinalitan niya dahil to ease the burden na ang kalokohan niya. Ibig sabihin niyan, wala na kayong utang na loob sa tulong ni Presidente Arroyo, sinisiraan niyo pa siya. Hinihiyaan niyo pa siya. Malaki kahihiya niya. Alam mo ito si Presidente Arroyo, talagang edukadong tao. Kaya kita mo, sagot niya, pribileyo ng Kongreso. Kumbaga, hindi niya inilabas yung kanyang talagang reaksyon. Para wala nang gulo. Pero, I understand, si BP Inday Sara, nag-resign sa lakas. Yes, sir. Okay. Yung pag-resign ni Inday Sara sa lakas, na naririyan si Speaker Martin, at nandiyan din si GMA, di ba? Sila magkakasama dyan. Yan ay nangangahulugan na something is a foul, something is very, very wrong dyan sa
loob ng partido yan. At ang pagkalas ni Inday Sara at ang pag-demote nila kay dating Presidente Arroyo ay nagbabadya ng mas marami pang sigalok sa loob na maaaring makasira sa administrasyon. Siguro, we will call on President Ferdinand Marcos Jr. Huwag kayong pumayag. Yan yung mga tao ninyo. Eh, masyadong nagsisip-sip sa inyo. Sinisira kayo. Kayo ang nasisira niya, Mr. President. Gawan niyo ng paraan yung ginagawa niyo. Attorney Sal, mayroon yung statement na nilabas si former President Dr. Macapagal Arroyo na wala siyang pinaplanong kudeta laban sa leadership ng House of Representatives against Speaker Martin Romualdez. Ang sabi lang ni former President Arroyo, although gusto niya maging House Speaker nung nanalo si BBM, pero alam niya mas komportable, tinanggap naman niya na mas House Speaker si Martin Romualdez dahil nga mas komportable ang pangulo. Yun yung nakita niyang dahilan kaya siya ang naluklok, no, as House Speaker. At tinanggap niya naman daw yun ang desisyon ng pangulo. Pero sabi niya gusto niya i-clarify na baka daw kasi sabi niya, I decided I must speak out to clarify my political position. Indeed, some of my actions may have been misconstrued, such as my recent trip with a delegation of congressmen to Korea for some official meeting. So nagkaroon ng meeting sa Korea si PGMA with some congressmen at baka inisip ng mga kasamahan niya sa Kongreso na baka may pinaplano si former president ng kudita laban sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. Eh, kahit walang pinaplano yan, alam nyo, ang sabi ko ay mga Pilipino, eh ayaw na ayaw nila yung traitor, ayaw nila yung mga walang utang na loob. At hindi ako magtataka kung magkaroon ng pagbabago sa liderato niya sa Pugas. Mm-hmm. Dahil dyan sa considering, attorney, na madalas nating nakikita si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos abroad, sa tingin ho ba ninyo, bago nagkaroon ng desisyon na ito, alam ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang magiging mangyayari o nangyari ngayon? Ay, hindi natin alam yan. Magiging, we will be speculating on that. Hiyaan mo siya magsalita. Magsasalita yan. Or knowing him, hindi siya magsasalita. Hindi mo lang magsasalita. Oo. Ay, importante, hangad lang natin siguro, attorney, na magampanan nila ang kanilang tungkulin dahil hindi pa nag-isang taon ng ating Pangulo. Almost a year na, pero ngayon, politika na ang pinag-uusapan. Ang problema dyan sa speaker natin, wala nang ginawa, hindi sumama sa mga biyahe. Palagi nasa tabi. Ginawa na ang pampres sa ang Malacanang na magbigay ng mga payat kung ano nangyari sa lakad niya. Pati ba naman yung kung ano tawag doon, laying the foundation, kasama rin siya. Talaga naman, oh. Ang hihilig. Gusto yata tumakbo itong presidente, yung vice-presidente, kaya gusto palagi nasa dyaryo. Kaya ko lang yun doon sa issue ni VP Sara and GME, yeah. Ano? You think po with this kind of situation na nangyari, no, at umatras, do you think magkakaroon ng pagbabago din sa mga membership ng Lakas CMD or, I mean, movement ng mga lawmakers, I mean, to give support pa kay GME or dun sa naging action ni VP Sara? May mga ganun bang possible na mangyari? I think kung pwersa ni GME at Inday Sara, they will be joining forces. Pag lumakas yan, may problema sila. Tandaan nila. Kaya lumakas ang partido dahil kay Inday Sara at kay GMA. Kung hindi, sana hindi ganyan ang nangyari. Kaya dapat inaalagaan nila yung mga taong lumikha ng kalakaran kung saan sila ngayon ay nakikinabang. Pero hindi. They're stabbing her at the back. Kaya talagang maniwala kayo. Kakarmayin din kayo. Attorney Sal, susugan ko lang, dagdagan ko lang. Kasi although dininay ni now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na she's not plotting any coup against the House Speaker, that ngayon dinemote siya,
tapos umalis sa partido si VP Sara, pwede ba ma-legitimize? Magkaroon siya ng dahilan na to oust House Speaker Martin Romualdez. Hindi naman kailangan na meron kang dahilan. Eh. Sabi niya nga, it's a privilege of the House to choose its leaders. Kung sa feeling ng mga tao sa Kongreso, hindi na karapat-dapat yung speaker nila, palitan nila.